Ito yung mga nakakainis na na-experience ko habang nanonood ng sine. Una, yung mga nagsi-cellphone. Maraming level to eh. Una, yung ang tataas ng brightness. Kami yung meme doon sa mga cellphone daw ng mga nanay, tapos ang taas ng brightness, ganun eh. Tapos ang nakakainis pa dito, pag nakataas sila kung mag-cellphone, yung imbes na pag ganito mag-cellphone, pag ganyan, yung tipong parang binobroadcast niya kung ano man yung ini-scroll niya sa cellphone niya. Alala ko pa nga one time, merong isang nagsi-cellphone, tapos pagbukas niya ng cellphone niya, may lalaki. Tapos nakabrip lang. So pagbukas niya ng cellphone, kitang-kita ng mga tao sa likod yung tinitignan niya sa cellphone. Isa pa, yung mga hindi nagsisilent sa sinehan. Ano naman na to ng lahat eh, na kailangan isilent mo yung phone mo sa sinehan kasi pag maingay yan, makakadistract doon sa pinapanood nyo. Tibali kung naka-headset tayo doon sa sinehan eh, kaso hindi naman eh, iisa lang yung speaker niyan, tapos lahat tayo nakakarinig, tas iisang lugar lang tayo, so kung ano yung naririnig sa cellphone mo, maririnig din ng iba. Tapos ang nakakainis pa minsan dito, yung ringtone na ang lakas-lakas, tapos ang tagal pa i-silent. Yung next, yung mga nagvi-video and nagpi-picture habang nanonood. Yung tipong bawat segundo or minuto ng movie, binividyohan, kumbaga, andyan ka na eh, panoorin mo na lang, ba't mamabividyohan? Yung iba dito nagpi-picture dahil ima-my day nila or i-story nila dito, pero alam mo yon, hindi ba cringy yun? Kung sa piracy yon, pinost mo pa online, so proud ka pang gumagawa ka ng illegal. Mas nakakainis pa dito, minsan sobrang obvious nilang mag-video eh, pero walang pumapansin na security guard, so partly kasalanan din to ng mga sinehan, hindi nila binabantayan ng maayos, so ayun. Next, yung mga maingay, tapos usap ng usap. Ngayon, okay lang naman mag-usap eh, lalo na kung from time to time lang, pero yung halos nagkukwentuhan na kayo buong movie, mahiya naman kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Minsan ang nakakainis pa dito, yung tipong napanood niya na yung movie, so ang ginagawa niya, kinukwento niya, or minsan hinuhulaan niya yung mga susunod na mangyari, like, pare-parehas lang tayong nanonood dito and karamihan sa atin, first time lang mapanood to, so panoorin na lang natin. Tapos may mga mas malala pa dito, ito yung mga taong OA makapag-usap, tapos halatang nagpapapansin lang. Hindi pong nagre-react sila doon sa movie para mapatawa nila or magkaroon sila ng recognition sa ibang taong nanonood. Kunwari may nakakatawang scene, tapos sasabihin, sheesh, tapos ine-expect nila na, para ka nanonood ng sitcom tapos may laugh track, ganun yung feeling niya eh. Kumbaga, hayaan mo na kaming maramdaman kung ano yung dapat maramdaman doon sa scene, hindi na namin kailangan yung input mo. X, yung nagnanakaw ng upuan na hindi naman yun yung pinareserve nila. Alam mo yung mga gumagawa nito, ang sarap batukan eh. Mga sine, may naka-assign na ng mga upuan yan eh. Kasi first come first serve, pinareserve mo yung upuan na best seats, then ikaw talaga yung uupo doon. Nakakainis kasi dito, kadalasan mga matatanda to eh, may mga umuupo doon sa mga upuan na hindi naman nila pinareserve. Alak nga one time nanood kami, tapos merong isang pamilya na umupo sila sa isang row ng mga upuan, tapos hindi naman pala sila yung nagpareserve noon. Tapos dumating nga yung mga tunay na nakaupo doon, na mga kabataan, tapos nung gusto na nilang umupo doon, sabi ba naman nung nanay na, paalisin nyo muna yung mga nagnakaw din sa upuan namin. Like what? Kumbaga ang dating nun, ninakawan na ka kayo ng upuan, nagnakaw pa kayo ng upuan ng iba. Nakakainis pa dito, kasama mo yung mga anak mo, yung pamilya mo eh. Ganun ba ipapakita mo sa mga kamag-anak mo na willing kang magnakaw ng upuan? Ayun, kung ano yung number na nasa ticket mo, doon ka lang umupo. Eh kung wala namang nakaupo, edi umupo ka, pero pag dumating na yung tunay na nakaupo, then umalis ka na lang. So next, yung taong nakaupo sa likod mo, tapos sinisipa yung upuan mo, may nakakainis dito. Alam naman nilang may tao doon sa harapan, pero sinisipa pa rin nila. Ano yun, akala nila hindi nararamdaman niya. Alam ko, ina-announce na nga to bago magsimula yung scene na huwag nga sipain yung upuan sa harapan kasi mararamdaman yung nun nasa harapan eh. Kumbaga, paano siya makakapag-focus doon sa pinapanood niya kung sipa ka ng sipa doon sa upuan niya? Alala ko pa nga one time, ayaw talaga tumigil nung magkaibigan na sipa sa upuan na kailangan ko pang tumayo para harapin sila, para ma-awkwardan sila bago sila huminto. Alam mo yun? Kumbaga, basic na information na lang yun na huwag nyo lang sisipain yung upuan sa harapan. Lastly, yung gumagamit ng mga flashlights habang nakaplay na yung movie para hanapin yung upuan nila. I mean, okay lang naman maging late eh, kung valid naman yung reason mo eh, pero ayusin mo naman yung paggamit mo ng flashlights. Kaya sa tanong sa may brightness eh, yung tipong yung flashlight mo, imbes na itutok mo sa may sahig sa mga number ng upuan, tinututok mo sa mukha ng mga tao. Pagka syempre, nagsimula na yung movie, nakafocus na sila sa may movie, tapos hanap ka pa rin ng hanap, tapos imbes na itutok mo nga sa ibaba,
pag ganun ka magtutok, so kumbaga wala naman sa mukha ng mga tao yung number ng upuan eh. Hindi naman tayo kakanta ng kanta ni Jessie J na flashlights dito eh. Kumbaga kasalanan mo nang late ka, so sana ayusin mo man lang yung paggamit mo ng flashlights na sa baba ka lang talaga nakatutok. Ikaw naman yung nagpa-schedule niyan, so sana be on time na lang din. And also, ayusin mo nga yung paggamit mo ng flashlights.